Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Maikatlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalaala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso." Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at pagpalain kayong patuloy na sumusubaybay sa salita ng Diyos dito sa TV Maria na harinawa sa tulong at awa ng Panginoon Diyos at liwanag ng Espiritu Santo ay makatulong sa ating paglalakbay sa buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ito po ay tungkol sa tunay na kayamanan. Alam po ninyo, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na makapunta sa Egypt, Ehipto, at kayo makapunta doon sa Valley of the Kings, kung saan nandun po yung mga pyramids at saka yung mga burial places ng mga kings of Egypt, makikita po ninyo
na napakarami palang mga libingan ng mga faraon o pharaoh, kings of Egypt, na kahit anong ingat na ginawa ng kinauukulan ay nabuksan at nanakawan pa rin. Mga ginto at kung ano-ano mga precious stones na kuha. Malimit po yung nangyayari. Ay huwag na po tayong lumayo dito po sa mga sementeryo, lalong-lalo na meron pong mga magnanakaw ng specialty nila ay magnakaw sa mga namatay, sa mga bangkay. Lalong-lalo na kung alam nila na may gintong ngipin o anuman, ayun, kinukuha nila yon. O kaya ay merong sing-sing na isinuot kasi karaniwan sa mga yan, yan ay nakikiramay ika nga sa mga punerarya o sa mga lamayan, tapos kung ano-ano mga pinagtatanong, kung ano-ano mga tinitingnan, yun pala ay pinag-aaralan nila kung may makukuha sila pagka nailibing na. So ano po ang aral na ito? At dagdag pa rin, maraming mga mayaman na nanakawan, inutangan, hindi binabayaran, na dispalko ang pera at wala na. Kaya nga ang mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon sa araw na ito, huwag tayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ito'y madaling manakaw o kaya masira o mawala o anuman. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na huwag na tayong magkakaroon ng savings kasi kinakailangan din naman tayong merong ika nga pangsalubong sa mga sakuna na mangyayari sa buhay natin, hospitalization, pambayad dito, pambayad doon. Ang sinasabi ng Panginoon ay yung pagiging ganid, yung avaricious, yung dagdag ng dagdag ng dagdag sa pera na wala namang kabuluhan. Wika ng Panginoon, sa halip, mag-impok tayo ng pera o kayamanan sa kabila, sa kaharian ng langit. Doon tayo daw magde-deposito. Oo. Dito sa lupa, kahit mga bangko, nai-scam. Maraming mga hacker. Oo, maraming naluloko, magte-text sa iyo, nanalo ka ika ng ganito, ipadala mo yung mag-text ka sa ganito o mag-email ka sa ganito. Pagkatapos, nakuha na pala ang mga informasyon mo at pati sa mga pera sa bangko and so on, ay marami magagaling sa ganyan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mag-impok sa kaharian ng langit. Doon tayo magde-deposito. Doon tayo magse-savings. At ano ang idideposito nating kayamanan doon? The good things that we do on earth. Una tigit sa lahat, ang pagmamahal natin sa Panginoon Diyos, ang pagkilala sa Kanya, ang paglilingkod sa Kanya, ang pagsamba sa Kanya, ang pananalangin sa Kanya, keeping in touch with our Lord, loving Him, ika nga, ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas at katawan. Yan ang kayamanan natin sa kabila if we do these things. Ika nga, pumapatak ang metro natin doon. Pangalawa, yung good things, yung mga mabubuting gawain natin alang-alang sa pagtulong sa kapwa. Alam po ninyo, itong si yung kwento ng Panginoon, si taong mayaman at si Lazaro. Si taong mayaman araw-araw pasasa sa pagkain at luho. Samantalang dinedded man niya si Lazaro na nandoon sa kanyang gate na hindi niya pinapansin, mga aso lang ang pumapansin. Parehong namatay, si mayaman sa impyerno, si Lazaro sa langit. Bakit kanyo? Ay sapagkat walang ginawang kabutihan itong si mayaman. Bagamat marami siyang pamamaraan upang makatulong sa kapwa. Mga kapatid sa pananampalataya, ang mga bangko ngayon, napakasipag pong mag-promote yan. Sige na, bigyan namin kayo ng credit card, tulungan namin kayo sa ganito, tulungan namin sa ganito, para mag-deposito kayo o mag-invest kayo sa kanila. Ang Panginoon, sinasabi niya, sa akin kayo mag-invest sa langit. Sapagkat ang return niyan ng investment ay panghabang panahon buhay na walang hanggan. Mga kapatid, uulitin ko, wika ng Panginoon, ang kayamanan dito sa lupa, hindi natin madadala.
napakarami ng mayayamang namatay ni isang kusing, hindi nila nadala. Kalimitan, pinag-aawayan, pinag-aagawan sa korte ang kanilang kayamanan. Ayaw yan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sa langit mapunta ang ating kayamanan, love of God, love of neighbor. At doon, yan ang mai-enjoy natin. Diyan tayo pasasalamatan ng Panginoon. Ang interest niyan ay walang katapusan. Pagmamahal ng Diyos sa atin kasama ng mga anghel at mga banal sa isang buhay ng kaligayahan walang hanggan. Amen.